Good morning mga Kasuki. Another video tayo today. So medyo matagal-tagal na, no? Na tayo ay hindi nakakapag-upload. So dahil medyo tayo ay naging busy, ayan. Maraming naging ganap-ganap, no? Sa araw-araw nating buhay, ayan. So ang video natin today ay, so alam niyo naman na tayo ay seller, no? Sa Shopee, ayan. So dahil nga tayo ay nagbebenta ng sticker through Shopee, eh, may mga video ako before, no, na yung mga ino-offer ko na sticker sa Shopee sa Shopee, eh, waterproof, no? Ano po ba ang ibig sabihin ng waterproof, no? Eh, ibig sabihin po ng waterproof, eh, sample ko nito. So, ang ibig sabihin po ng waterproof, pag sinabi natin waterproof, mga Kasuki, eh, kapag nabasa po, no? Kunwari, basa yung kamay nyo, or natalsikan siya ng tubig, or nabuhusan ng tubig, eh, hindi po kakalat yung naka-print na ink. Yan. So, ang ibig sabihin po nun, once na nabasa siya, natalsikan ng tubig, or napahira ng basa, no, yung ating sticker, eh, yung mismong print po ang waterproof. Yan. So, ibig sabihin po nun, eh, hindi kakalat yung ink na nakasulat. So, kahit na walang phototop, no, yung ating mga pinoproduce na sticker, no, eh, hindi po kakalat yung mga nakasulat dyan, no. Yan, kunyari, yung mestiza, ayan. So, hindi po yan kakalat once na naidikit na po yan sa ating item, no. Halimbawa naman, eh, nagsasalin ka, no, ng mga product mo. Example, eh, alcohol, ayan. So, may, na-test na rin po natin, no, na waterproof, alcohol-proof din, no, yung ating mga nakaprint, no. Yan. So, para mas maging matibay pa, no, yung ating mga sticker, no, para hindi siya ma-scratch or maging scratch-proof at maging long-lasting yung kanyang print, no, kasi kapag walang phototop, eh, parang pang-indoor sticker ang tawag doon, no. Pagka pang-outdoor, so ibig sabihin, yan yung talagang pang-long-lasting. So paano ba magiging long-lasting yung ating sticker, no? Eh, isa na nga po dyan, eh, yung paggamit, no, ng pigment ink. Ayan. So, lilinawin ko po ulit yung pigment ink, no? So, dahil nga po baguhan ako sa paggamit ng pigment ink, ang sabi nga po nila ay mas long-lasting si pigment ink, mas maraming nagagamit compare sa dye ink. So, nagtanong-tanong ako at may nag-comment nga, no, sa aking video, last na video ko, na ibang klase yung nabili ko na ink, no? Parang old version ng pigment yung aking nabili, yung black. So, dapat daw, ang nabili ko, no, ay yung talagang waterproof, no? So, meron parang, ang nabili ko ata ay Hansol B, no? Sa black version. Yung black ng Hansol ang nag-fade, yan, ang nag-smudge, ang hindi waterproof. So, yun yung lumang version daw ni Hansol, at ang nabili ko nga ay yung luma, kaya nagkaganon, no? So, dapat daw, ang nabili ko ay yung version 2 ni Hansol na black, which is yung BK. So, nag-try na akong maghanap-hanap sa Shopee, Lazada, at yun, nakakalungkot na wala pang nagtitinda ng ganon, nung BK version. At makakabili ka lang nun sa Facebook, sa mismong, yung mismong page ng Hansol. So, ayan. So, medyo, yun yung medyo, ano ko ngayon, pinag-iisipan ko ngayon, no, na kailangan kong makakuha ng version na yun, yung BK. So, again, si pigment ink, no, sa mga baguhan na katulad ko, no, akala ko kasi kapag ka sinabing pigment or Hansol, kasi sabi nga na napakaganda ng Hansol, akala ko pag sinabing pigment, eh, boom, okay na yon. So, hindi pa pala. So, nagkamali tayo ng pagbili, ayan, nagkamali tayo ng pagbili sa pigment ink na black. Yung black lang naman daw yung may problema. So, sa susunod, yon, ang kailangan ko mabili, eh, yung BK. So, Hansol B, yung old version, which is yung nabili ko nga, no, at yung kailangan ko mabili na talagang waterproof, eh, yung second version nila na Hansol BK. So, comment down below kayo mga Kasuki kung meron kayong alam na bilihan, no? Bukod sa Facebook page, no? Kung meron kayong store na alam na bilihan, ayan. So, ayun nga, no? Ang dami ko na naman daldal. So, ang video ko nga today ay ang paggamit ng phototop. Ayan, so,
magpapototap na po ako mga kasuki. No? Dahil nga, meron tayong tanggap today. Ayan. So, shout out natin. Itong Stimulant Coffee. Ayan. Si Prime. Ayan, Prime Company. Ayan. So, shout out kay Sir. No? Ayan. Na nagpagawa nito. So, matte yung kanyang napiling sticker. No? Matte. So, kapag ka matte, ayan, makikita nyo naman na maganda yung kanyang texture kapag ka matte, no? So, ang problema naman, kapag ka kay matte, so, ano bang brand ang gamit ko na matte? So, ang brand na gamit kong matte ay... Ayan. So, ang brand na gamit kong matte ay si iTech. Siya rin yung brand na gamit ko na transparent. Itong si transparent, no, sasabihin ko sa inyo, kahit walang pototap, eh, waterproof, no? Hindi nag-smudge pagka print mo sa dye ink, eh, hindi siya nag-smudge. Plus, waterproof na rin siya automatic kahit walang prototype. Itong si Glossy, gamit ko siya before, pero tinigilan ko na. Kasi, ang naging problema ko naman sa kanya, no? Glossy siya. Ang problema sa kanya ay madaling mag-smudge pagka print. Dahil nga, napakanipis nitong brand na to. Manipis yung brand niya, eh, no? Manipis yung ano niya, yung GSM. Sa sobrang glossy niya, ang ganda sana ng pagka-glossy nito. Kaya lang sa sobrang glossy niya ay pagka-print mo, nag-e-smudge agad yung ink. So, yan ang problema ko sa kanya. Kaya, nag-stop ako ng paggamit nitong brand na ito. At nag-stay ako sa Baby Pearl at saka sa Quoto Glossy na Coif na brand. So, doon naman sa Quoto Glossy na Coif na brand, dalawang klase yung gamit ko doon. No? Isang 90 GSM at isang 135 GSM. So, sa mga susunod na video natin, bakit ba dalawang klaseng GSM ang ginagamit ko? May gamit po yan, no? Depende po sa need ng ating client, no? Kasi may kanya-kanyang level po ng diket, charot. So, observation po namin, may kanya-kanyang, ano sila ng diket, no? Katulad ni transparent nito, no? Para siyang, dahil nga vinil siya, eh, medyo may katigasan siya, no? So, mas madikit siya sa mga flat surface. Pero once na dinikit mo ito sa mga rounded at super rounded surface, no? Eh, bandang huli mag-aangatan ng mga gilid niyan. So, aangat siya unless i-overlap mo siya. Kaya, ayan. So, dami na naman na isingit, no? So, again, dito nga tayo sa mat, no? Sa mat, ay nag-smudge din siya. Pagka-print, okay, hindi siya nag-smudge. Nakita niyo naman, no? Talagang mat na mat siya. Pero once na nabasa iyan, once na nabasa niyo siya, no? Nasubukan ko ito, eh. Once na nabasa niyo yan, nag-smudge yung ink niya, no? Nagkakalat yung ink. Pero, hindi siya nabubura. Hindi siya nabubura. Pero, kumakalat yung ink. Hindi katulad sa iba na yung regular sticker na talaga magiging burado siya. Pero dito naman, kay iTech na matte, no? Eh, kumakalat lang yung ink niya. Yan. Lumalabas yung nagiging greenish, yan, once na nabasa siya. So, para mas maging matibay ito, no? Para maging waterproof, scratch-proof, at maging long-lasting yung kanyang sticker, eh, kailangan mo siyang partneran ng phototap. Ayan. So, gagamit na tayo ng phototap. Maraming naghahanap nito. So, bakit nga ba hindi ako nagpo-produce nito before? Kasi nga, no, eh, bukod sa madadagdagan yung price, no, per page, eh, matrabaho po siya, no, mga kasuki. Pero syempre, no, sa mga, yun nga, no, kailangan nating makipagsabayan, no, sa mundo ng stickers, no. So, feeling ko naman, eh, handa na kami, syempre, handa na kami, and meron naman kami yung laminator, so why not, gamitin natin yung ating laminator, no. At ito nga, no, gamit tayo nito. Ayan. So, ang gamit nating phototap ay si Coif, ayan, so, Cord Laminating Film Phototap Matte. Ayan. So, dahil matte yung ating sticker, no? So, kailangan matte din yung ating gagamitin phototap. So, samahan nyo ang mga kasuki, no? Sa try natin ito, no? Kapakita ko sa inyo. Napanood ko to, no? Sa mga, ano, sa mga, yun, sa iba nating mga ka-printers. Ayan. So, shout out ko nga pala si Sir Ton. Ayan. Hi, Sir Ton. Big, big, big shout out natin si Sir Ton. Ayan. So, maraming naitulong sa amin si Sir Ton, no? Dahil kapag nagkakaproblema kami, sa totoo lang, di ba nga, dati, print lang kami, print lang yung sticker namin, no? At dumating nga yung time na marami nang naghahanap na ang gusto nila ay contour cut. Hindi ko nga alam na contour cut ang tawag doon dati. Basta ang alam ko lang, ikakat siya. Basta ang alam ko lang, eh, ikakat mo siya sa hugis niya. So, yun pala ang tawag doon. So, big, big shout out kay Sir Ton, no? Dahil noong time na kumuha kami ng, nagkaroon kami ng silhouette, no? Yung Cameo 4. As in, zero knowledge talaga kami, no? Zero, zero. As in, negative zero knowledge, no? Iba yung napapanood mo sa video pagdating sa actual, sa totoo lang, no?
napakadaling anuhin yung pag mananood ka, andali lang ito, andali. Pero pag actual na, parang na-mental block ka kung paano yung pindot, ang daming mga choices kapag mismo actual na nandun ka na. So, yun yung napakalaking tulong sa amin, no, ni Sir Todd. First time na magkaroon kami, no, unang-unang ano namin ng pangkat, no, ng cameo. So, una naming na-search yung video ni Sir Ton. Ayan. So, yung how to use Cameo for, no? Yun nga, nakita namin sa title niya is contour cut, no? Paano gumawa ng sticker na contour cut. So, yun yung una naming nakita. At hindi lang doon nagtatapos, no? Yung panonood namin sa kanya. Dahil very detailed yung kanyang ibinibigay na mga info about sa mga paggawa ng stickers, no? Yung iba pa, mga printing-printing. Ayan, so... eh, natutunan namin yung paggamit, no? Yung tamang paggamit ng ng Cameo, no? Tapos, yun nga, so habang ginagamit mo siya, may mga pagkakataon pa na makaka-encounter ka ng mga problema. Ayan. So, isa nga sa naging problema namin sa paggamit ng Cameo for nung pangkat, no, ng mga stickers, eh, nagkakaroon kami ng mga problema sa mga circle. Ayan, nakos ko. Yun ang problema namin yung mga circle. So, doon namin natutunan sa kanya. So, doon namin natutunan sa kanya na kapag circle, para maging smooth, no, para maging smooth yung pagkat mo, eh, kailangan, yun nga, yung bilog, ilalagay mo sa ellipse, no, kapag masyadong madumi, no. Yung pagte-tracing, ayan, so mahalaga yan, tracing, paglalagay sa mga ellipse, no, lalagay mo siya sa loob ng ellipse para maging bilog na bilog. Plus, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung paggamit ng print bleed, ayan. So medyo mahaba na naman yung ating video, so pagkasalitan niya, no? Yun nga. So balik na tayo, again, big shout out kay Sir Ton, thank you Sir Ton, no. Tapos, pwede nyo pa siyang i-chat. Ayan, so chinat-chat siya lagi ng asawa ko every time na nakaka-encounter kami ng problem sa paggamit ng Cameo. Ayan. So thank you Sir Ton. So pag may time kayo, mga kasuki, no, kung nagbabalak kayo na pasuki ng digital printing, no, kung gusto niyo mag-print, ayan, ng mga stickers, gagawa ng stickers, maggawa ng mga t-shirt printing, mga mugs, ayan. So yung channel ni Sir Ton ang aming laging pinupuntahan, no, para matuto kami. Ayan. So dahil nga talagang super baguhan kami, no, sa ganito. Ayan. So eto nga, no, mga kasuki, start na tayo. Eto yung itsura ng dito. Ito yung itsura nung phototop na matte. Ayan. So kung mapapansin niyo, matte nga siya talaga, no. Matte na matte siya. So napanood ko rin ito, no, sa mga video ni Sir Ton. Ayan. Kung paano ba ang paggamit nung phototop. Ayan. So before kasi talaga hindi kami nagpo-phototop kasi nga matrabaho. Ayan. Pero ngayon kailangan na, no, kasi talagang marami nang naghahanap ng phototop. Ayan. So eto na. Ayan. So eto yung phototop. So sana tama yung pagkakatanda ko, no. Tanggalin natin ito sa dulo. So ito. Ayan. So kung mapapansin nyo, ayan, ganyan natin. Ito yung phototop, no. Kung mapapansin nyo, eh, pagka ginanyan nyo, may sobra. Kita nyo ba yung mga guhit? Ayan. So, kita nyo ba yan? So, ayan yung sobra. So, hindi siya talaga full na kasukat ng A4. So, kailangan yan, no, kasi, kumbaga, para kapag tinanggal mo na mamaya, eh, meron kang mapagkukuhaan, no. So, ayan, try natin kung natutuba ko sa mga pinapanood ko. So, wala akong kasama, wala akong katuwang. Ayan. First time ko to. So, try natin. So, ayan, hawakan natin dito. Tapos, pakain natin yun siya. Ayan, so, hawakan natin dito. Tapos, ayan. So, pasadaan pa natin ang isa pa. Para sure na sure tayo, no? So, dito sa ating laminator, meron ditong settings. Yan. May settings dyan na
Yun, forward, ayan. Hat, forward, backward. Hat, cold, so naka-cold tayo. So once na naka-green yan, ang sabihin, ready na yung ano mo, yung laminator mo. So, kadalasan kasi kapag hat ang gamit natin, hat laminating, no, red lang muna yan. Tapos, isa-set mo siya sa ano niya, sa pinaka-oras niya. Ay, oras, sa pinaka pag dito, temperature niya. So, ayan, dito na tayo, no. Kung mapapansin nyo, eh, merong sobrang, ayan, kita nyo ba, merong sobra. So, i-cut natin yan, yung sobra na yan, no. Kakat natin kasi isasalang naman natin siya ngayon sa ating cutting machine, no, sa ating silhouette. So salang natin siya. So cut natin siya. So, check natin kung babasahin siya na. Dahil nga, sa kapag ka ikaw ay gumagamit ng cameo, no? Using yung, ayan. So, meron niyang mga markings. Ayan, kung makikita niya. Ito niya ba? May mga markings yan. So, ito yung mga markings. 1, 2. Kita ba? Nahihirapan ako. Hindi ko makita. So, may mga markings yan. 1, 2. Yan, 1, 2, tapos 2 pa 3 sa baba. Yan. So yan yung kailangan basahin ni cameo, yan, para i-cut niya to. So check ko na ngayon kung okay na ba to. So update ko kayo. So again, pag isasalang natin siya kay cameo, gamit tayo nitong cutting pad or cutting mat. Ayan. So, nilagay natin siya dito. So, make sure na flat siya talaga. Siguruhin natin flat na nakadikit para hindi siya gagalaw. Check natin. Ay! So, hindi pa siya nakakat. Ay! Cut na siya, pero masyadong mababaw. Ulitin natin. Ayan. So, kailangan pala ay mas matalim pa. Tama ba? Check na natin kung talaga nakakat na siya. Ah! Okay!
natin. Ayan. Cut naman pala siya. Akala ko hindi na-cut eh. Kinabahan ako dun. So, ayan. So, ito yung magandang part dito, no? Ayan yung pag naghihila ka na. So, ayan, natanggal na natin. So, ayan na. Ayan, so, gawin natin, pasadaan, halik natin siya para talagang makinis na makinis. Ayan. So, pasadaan, halik natin siya. Ayan. So, ayan mga kasuki. Ayan. Kung makikita nyo, no, eh, talagang wala siyang bubbles. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, makinis na yung ating laminated, ayan, na matte sticker. Ayan. So, napansin ko ay medyo kumakalo siya. Ayan. So, laminated na siya. Ayan. So, ang ating sticker ngayon, nawala yung upuan ko. So ang ating sticker ngayon, no? Ayan. So, yung ating sticker ngayon ay matte na. Ayan. So, scratch-proof na siya. Ayan. So, kahit anong scratch mo sa kanya, ay, ayan, scratch-proof. So, automatic waterproof na rin siya. Ayan. So, again, papakita ko sa inyo mga kasuki. Ayan. Ito yung ating laminated na matte sticker versus sa ating hindi na laminate. Ayan. So, ito yung matte natin na sticker at ito naman yung laminated na. Ayan. So, kung mapapansin nyo, no, mas, ano siya, mas naging matte yung kanyang finish. Ayan. So, halatang halata na laminated, no, yung kanyang texture, no? Yung texture niya laminated but in matte finish. Ayan. So, black na black siya. Ayan. Kapag ka hindi pa siya na nalalaminate, no? Versus dito sa laminated na kung makikita nyo, eh. Ayan. So, halatang laminated at kapag ka hinawakan nyo or kapag malapitan, eh, ang ganda ng kanyang texture. Ayan. So, ang ganda pala kapag ka may pop-up. Yun nga lang, eh, medyo may additional cost. Ayan. So, again, mga kasuki, ayan. So, medyo nahirapan ako magtanggal kanina, no? Kapag ka wala kasing, ano, kapag walang photo tap, napakabilis lang magtanggal. Ayan. So, isang ganyan lang tayo, mga kasuki. Ayan. So, kapag walang, walang photo tap, eh, napakabilis lang magtanggal. So, kanina kung mapapansin nyo, eh, medyo nahirapan tayo magtanggal kasi medyo may kakapalan na, no? Dahil nga, napatungan na siya. Mas tumibay, mas makapal, no? Yung ating sticker. So, ayan, again, mga kasuki, again, maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa ating channel, ayan. So, sa mga susunod na video, no, magbibigay ako ng mga tips, ayan, mga tips, ayan. So, dahil nga naka-encounter tayo ng mga online seller problems, ayan, i-discuss natin yan sa mga susunod na video. At, syempre, yung iba ko pang mga naka-line up, no, na mga video. Ayan. So, kung may mga katanungan kayo mga kasuki, no? Eh, yun nga. So, syempre, ang tanong nyo, tsak yan. Kung ako mababasa na tanong nyo, eh, magkano? So, magkano ba? No? So, gagamitin ko na rin po ang video ito para ma-plug, no? Yung aking Shopee Shop. Again, kung nangangailangan po kayo ng sticker, ayan.
Punta lang po kayo sa aking Shopee Shop. Lalagay ko po yung link sa baba, no? Magkano ba ang bentahan ko sa sticker, no? So, makikita nyo po dyan. So, example ko na po itong mat. Kapag ka print and cut, no, without photo top, no, eh, nagre-range po siya ng 35 to 40. And kapag naman po, nag-photo top na po tayo, eh, meron po siyang additional cost na 15 pesos. So, overall, 55 pesos. So, bakit? May 15 pesos na additional. So, kung nakita nyo naman, no, eh, medyo matrabaho. So, didikitan natin siya ng photo top. Ipapasok natin siya sa laminator para malaminate, no, yung ating sticker. At hindi lang isang beses, no, paulit-ulit natin siyang ilalaminate para masiguro na talagang kapit na kapit yung ating sticker. Pero after naman nun, eh, sure naman na, no? Dun nga sa mga luma kong ino-offer na sticker, no? Ang lagi ko lang sinasabi dun is waterproof sticker. Pero dito, once na nagpa-photo-top na kayo or laminated na yung inyong sticker, eh, magiging ano na yan, no? Waterproof, scratch-proof, and long-lasting, no, yung ating sticker. Ayan, so, pwede na siyang pang-outdoor. Bakit pang-outdoor? Kasi, pag sinabi natin indoor, so, ibig sabihin, hindi siya nagdadirect sa sunlight at hindi rin siya parang nauulanan, ganon. So, yun ang indoor. Yun ang pagkakaintindi ko sa indoor, ha? Pagka naman outdoor, mulan umaraw, no, andun yung sticker. So, nauulanan, aarawan, yun. So, ano pa ba? So, yun lang yung pagkaintindi ko sa outdoor sticker. So, karaniwan kasi pag mga outdoor sticker, yun yung mga nakadikit sa mga sasakyan, sa bike, sa motor, ayan. So, yun yung mga pang-outdoor sticker. So, pwede nang makipagsabayan yung mga produkto. Kunwari, yan ay nasa stall or nasa labas. So, kahit maanggihan niya ng ulan, kahit matapat pa yan sa araw, eh, sure na sure yan, no? Eh, protektado ang yung sticker kapag ka ikaw ay nagpa-photo-tap. So, ayan lang mga kasuki. Again and again, maraming salamat po, no? Sa pagtangkilik nyo po sa ating channel. At, ayan nga po, no? So, again, thank you po, no? Tayo ay nasa 15,500 na po, no? Subscribers ng ating channel. So, again, maraming salamat mga kasuki. No, kung may mga tanong po kayo, no, about sa mga previous nating mga video, or kung may gusto po kayong ipagawa sa ating video, no? Ipagawa sa ating channel, no? Or i-discuss, ayan. So, itatakal natin yan sa mga susunod, la-line up natin yan. So, again, thank you, no? Again, big shout out kay Sir Ton. Napakarami ko pong natututunan sa kanya. At, ayan, so, dahil nga nagsisimula pa lang po tayo, no, na i-explore yung digital printing, ayan. So, malaking tulong po talaga yung panonood natin ng mga tutorial video gaya ng kay Sir Ton. So, thank you, and again, ingat po tayo mga kasuki, no? Bye! Thank you.
Thank you.